Welcome to Drunk's Journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog. So, it is already 2021. Sa wakas, nakalaya na tayo sa 2020. At sana soon, makalaya na rin tayo sa coronavirus para free-free na tayo mag-gala-gala anywhere, di ba? Na walang worry na mahawaan ka ng COVID. So, ayun guys, kamusta ang inyong holiday? Kamusta ang inyong naging Christmas, ang inyong naging New Year? Alam ko medyo iba this year kasi nga bawal lumabas. Well, technically, hindi na bawal lumabas. Pero, alam mo yun, ang dami pa rin talagang restrictions kasi bawal talaga ang mga gathering pa. So, ayun, medyo malungkot, diba? Pero wala lang. Kapit lang, malay mo. Sana, let's hope and pray na this Christmas, holiday 2021, wala nang maging restrictions. As in, magbalik normal na yung mga dating gathering nating mga Pinoy. So, yay! This is going to be my first vlog for 2021. The official first vlog for this year. So, ano ba ang pag-uusapan natin sa vlog na to? This is not so different na kasi alam ko, na-discuss ko na ng pahapyaw noon itong i-discuss natin sa vlog na yon. So, my first vlog of 2021 is, if you can see, how to slay being single at 30. Yes, that's me because I'm already 30 and I am still single. So, ano ba? Ano ba pakiramdam ng 30 ka na pero single pa rin? So, ayun nga, bilang single ako, ibig sabihin meron akong pinagdaan ng breakup and all. Nagawan ko rin ng vlog last year, noong 2020 lang. So, meron akong vlog na 2020 moving on tips. So, I think this year, applicable pa rin naman siya. So, kung interested kayo panoorin yun, I will put the link in the information box. And then also, I think I remember way back, I think 2019, gumawa naman ako ng pros and cons of being single na vlog. So, if you are interested to watch, I will have the link in the information box of that vlog also. Okay, ano na? So, meron lang naman akong konting tips para sa inyo or para sa ating lahat na 30 na pero single pa rin. Kasi as you all know, or kung kilala niyo ako personally, I have been single for 6 years. No, rather, it's running 7 years na this year kasi 2021 na nga pala, no? So, ayun, single ako mula 2014. So, paano ko ba ginagawa ng paraan or paano ba ako nagiging masaya ngayong 30 na ako at single pa rin? So, itong mga tips na sasabihin or ibibigay ko sa inyo ngayon ay yung mga bagay na ginagawa ko at nag-work naman for me. So, disclaimer, may kanya-kanya naman tayong mga ganap sa buhay, may kanya-kanyang eksena. So, this might not work for you, pero baka mag-work din sa'yo. So, why not give it a try, di ba? So, let's go ahead and start! So, how to slay being single at 30, tip number 1. So, nasa notebook ko yan lahat. Number 1, focus on what you have, not on what you don't have. Di ba? So, parang maging thankful ka lang sa mga bagay na meron ka ngayon. Okay, huwag kang masyadong mag-struggle o ma-stress sa mga bagay na hindi mo pa nakukuha dahil soon, makukuha mo rin siya eventually in God's perfect timing. So, kung wala pa ngayon, enjoyin mo na lang ang mga bagay na meron ka. At magpasalamat ka na lang sa mga positive things na nangyayari sa buhay mo ngayon. How to slay being single at 30, tip number 2, travel. Okay, hindi ko lang sinasabi na ngayon ka na lumarga, no? Pero ano eh, alam mo nung wala pang pandemic, isa to sa mga stress reliever ko. I am traveling locally. Hindi pa, though minsan hindi talaga afford mag-travel abroad kasi, you know, mahirap ang pera. Pero kahit pa paano nakakalabas-labas ako, nakakapag-unwind, nakakapag-beach, basta kung saan-saan ako nakakapunta, nung wala pang pandemic. Ayun talaga, nasa bucket list ko ang magkaroon ng
at least probinsya or local travel once a year. So hindi siya nangyari noong 2020 kasi nga pandemic, 2021, not sure, pero let's hope and pray na makagala na tayo ng malawakang gala. So ano ba yung benefit sa akin ng pagta-travel habang ako ay single? Kasi when I'm traveling, guys, I get to explore things eh. Alam mo yon, pupunta ako sa lugar na to, makakakain ng bagong food na hindi ko pa nakain sa buong buhay ko, makakagawa ng activities na hindi ko pa nagawa talaga before. Alam mo yon, ginagawa ko na lahat yon kasi habang single ako. Kasi what if mag-asawa na ako, magkaroon ako ng baby? Malilimitahan yung oras ko sa leisure or sa travel. So, ngayon habang single pa ako, habang single pa tayo, guys, gumala na tayo ng gumala. But, of course, pandemic pa. Alam ko, hindi pa lahat bukas. Meron pa rin. Pero alam ko, meron ng mga establishments or mga hotels or mga something na open naman na nagre-require ng swab test. So, ayun. Pwedeng gumala, pero ingat pa rin, guys. How to slay being single at 30? Tip number 3, try new things. Bakit? Kasi by trying new things, you might get a new hobby. Katulad ko, ngayong pandemic. So, ang dami kong pinagagawa ng ECQ. So, ang dami ko pang time, di ba? Nag-try akong magluto pero ekis, not for me talaga. Parang hindi ko magiging passion ng pagluluto. Pero I know, kailangan kong matuto pa rin kasi, di ba? We're 30 at pag mag-asawa ako talaga ang magluluto for my family. So, pero pag-aaralan ko pa yan. Don't pressure me, guys. So, for example na lang, itong pag-vlog. Hindi natin alam kung meron akong karelasyon ng 2018 nung nag-start ako mag-vlog. Baka hindi ako nakapag-start ng YouTube channel ko, di ba? Kasi baka na-focus ako sa ibang bagay. Alam mo yun, yung mga ganong instance. And ano pa bang example ko dito? Ito, kita niyo yung nails ko. Hindi ako mahilig dito dati. Pero, tinry ko, na-addict ako, nagustuhan ko na siya. So, na-addict ako ngayon sa fake nails. Ayun, mga ganong, di ba, hindi naman masama. Simpleng bagay, pero nagkaroon ako ng bagong hobby. Mga ganon, guys. So, ayun, mag-try kayo ng mga bagay-bagay. Mag-explore kayo, malay mo. Matutunan mo rin, or magustuhan mo rin magawa ng fake nails, di ba? I so love it. How to slay being single at 30, tip number 4. So, fourth on the list is don't close doors. So, meaning, mag-accept ka pa rin naman ng manliligaw, girl. Hindi porket nag-enjoy ka masyado sa life mo, ekis na ang mga lalaki. Ako, ang tagal ko ng single, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ako nag-accept ng tao or ng suitors. Nagpaligaw naman ako, nakipag-chat naman ako, nag-fling-fling naman ako, kaya lang, wala pa talaga eh. Wala pa yung the one. Meron na ba? And I mean, wala pang, alam mo yon na may lalaki na talaga nagpupursu sa akin, na talagang hindi ako hinihintuan, hindi ako tinitigilan. Kasi ang nangyayari, hindi naman sa pagmamaganda or pag-aano, nai-intimidate sila. Siguro dahil sa mukha kong ganito, yung mukha kasi akong bitchesa, di ba? Aminin natin yan. So, ganun, wala pang talagang lalaki na nag-stay. Halimbawa, nakikipag-chat sa akin ngayon ilang days, ilang months, pero wala, ekis din. Or baka ako din may problema kasi madali ako ma-turn off. Siguro meron lang akong hindi magustuhan ng konti, ekis na, sin na, ex-Japan. Pero don't judge me, guys, kasi I'm trying to work on it. So, ayun na nga, don't close doors. Just enjoy life. Mag-accept ka lang mag-accept hanggang sa dumating na si the one. How to slay being single at 30, tip number 5. So, eto alam ko maraming makaka-relate. Never ever pressure yourself. Alam nyo to, guys.
or kung hindi man kayo or tayo ang nagpe-pressure sa mga sarili natin, it can be the people around us. Yung mga epal na, uy, 30 ka na, ba't di ka pa nag-aasawa, ba't wala ka pang job, wala ka pang anak, blah, 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 blah. Yung mga ganun. So, alam ko, merong mga tao na dahil sa kuda ng mga tao sa paligid nila, ay nape-pressure na lang na jumawa, na mag-anak, ganyan. Ang tendency, dahil na-pressure ka, hindi mo nakuha yung gusto mo talaga. Kumbaga, o sige, may lalaki, sige na lang, jowain ko na lang to kahit di ko naman talaga gusto. Basta lang masabi na may jowa. So, ayun, do not ever do that. Do not pressure yourself. Unang-una, kasi yung standards mo ang matatapakan dito eh. Girls, alam ko, wag naman masyadong bonggang-bonggang ano, medyo Catherine Bernardo levels na standards. Pero alam ko, lahat tayo may standards. Pero hindi mo kailangan bumaba sa standards mo para lang magkaroon ka ng jowa. O para lang magkaroon ka na ng asawa. Remember, ang pag-aasawa, hindi siya kuko na pag nagsawa ka, tuklapin mo lang, pwede mo nang palitan. Diba? Kasi it's gonna be forever. Kaya nga may through thick and thin, in sickness and in health, till death do us part, mga ganang isena, diba? So, dun ka sa taong pang till death do us part, diba? Hindi yung pang, you know, pang one-time, big time lang. So, don't ever pressure yourself. How to slay being single at 30, tip number 6. So, this is going to be my final tip for this vlog. This is the most important one for me. Kasi, struggling pa rin ako dito hanggang ngayon. But, I'm working on it little by little. So, tip number 6. Take care of your mental health. It is as important as your physical health, guys. Very true, diba? Kasi, paano ka makakapag-work, I mean, paano ka makakapag-function physically kung hindi maayos ang utak mo? Diba? Alam po tayo mga nasa 30 na, mga 90s babies. Alam mo yun, 90s baby ka, hindi ka na baby. So anyway, going back. Ayun, alam ko marami tayong stress kasi alam mo yung feeling na nasa pinahat ng burden, yung mga basa, alam na, work, friends, family. Alam ko hindi lang ako nakakaranas ng ganitong eksena na mga mabibigat. Alam natin yan. Hindi ko na i-disclose yung mga pinagdadaanan ko sa ngayon, pero ayun, yung mga nangyayari nakakagulo ng utak. But, ay, katulad na nga, ayun na nga kasi you may be 30 right now, tapos feeling mo or ako, feeling ko hindi ko pa na-achieve yung mga dapat kong ma-achieve sa life. Natuto na akong i-let go siya. Natuto na akong tanggapin na hindi agad-agad makakamit. Alam mo yun, kasi lahat tayo may sarili or may kanya-kanyang timeline sa life, okay? So, kasi dati, when I was 20, feeling ko by 30, may sarili na akong bahay, lupa, may sarili na akong family. But it did not happen. Diba? So, ina-enjoy ko na lang muna yung kung anong meron ako ngayon. Tapos, regarding my mental health, sinusubukan ko, I'm doing my best na i-set aside ang mga negativities or mga toxic na nangyayari. Alam mo yun? Kasi sobrang important ng mental health eh. Saksi ako dito sa sarili ko. Kapag hindi okay ang mental health ko, kapag may anxiety attacks or panic attacks ako, wala. Wala ako nagagawa full day. Tapos may tendency pa na mag-manifest siya sa katawan mo. Alam mo, wala ka naman talagang sakit, pero kung ano ng mga sakit na nararamdaman mo. That's what's happening to me kapag hindi okay ang mental health ko. So, pero ngayon, I'm so glad and I'm so happy that na-manage ko na siya. Kayang-kaya ko nang i-ex-Japan yung mga ex-senadora, yung mga hindi magandang nangyayari, yung alam ko na. I'm just so happy na kaya ko na siya. So, ayun, sinasabi ko lang naman na maging masaya tayo sa life. Ako, sa ngayon,
focus ako talaga sa mga positive na nangyayari sa buhay ko. As in, alam mo yun, iniisip ko na lang na, sige, 30 na ako, wala akong jowa. Pero okay lang yun kasi pwede pa ako mag-travel, wala pa akong anak, wala pa akong iisipin na padededehin ko. Alam mo yun, na kunwari, gusto kong mag-inom, mag-soju, I can kasi wala pa akong iniisip na bata na dedede sa akin. Alam mo yun. So habang hindi ko pa nagagawa or habang wala pa ako sa marriage life, i-enjoy ko muna ang pagiging single ko at 30. Parang magandang segment to, no? Gusto niyo ba? Gusto niyo bang gawin ko ng segment itong, let's say, ang title ay How to Sleep in 30? Hindi, ano? Basta guys, let me know kung gusto nyong gumawa ako ng mga vlog or mga chika tungkol sa pagiging single at 30. Kung ano siguro yung mga pwede pa natin gawin and all. Basta, let me know kung interesting itong topic na ito para sa inyo. So, ayun na lang muna ang aking chika for today. Marami pa tayong magiging chikahan ngayong taon. Una pa lang to guys, mahaba-haba pa ang 2021 and let's hope and pray na maging okay na ang lahat. Huwag natin hamunin ang 2021 ha, na bring it on, ganyan, wala lang ganyan eksena, please, kasi ang dami na nangyari 2020, 2021, ayusin na natin. Okay, so I think I'm gonna end the vlog right now. Oh, I love my shirt pala. This is Big Bang Theory shirt. Knock, 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 Penny. Knock, 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 Penny. I so love it. So, anyway, ang dami ko ng chika. So, I will end the vlog here. Thank you so much for watching Junkster. No, I'll see you again next time. Bye. Good night. Enjoy being 30.